So, unang-una, ang sinabi, yung viral infection, kasi diba magkakalagnat muna yung bata. Ah, yun pala, ang mga tinatamaan nito mga mamshi, mga bata daw talaga. Pero pwede rin mangyari sa mga adult. Pero mas prone talaga ang mga bagets, mga toddler. 5 years old below. Eh si Ivan magka 5 years old na yun. Actually, ano siya eh, nakaschedule siya in a few months time, nakaschedule siya ng dapat mabibigyan na siya ng chickenpox na ano, na vaccine. Ah, so, yun eh kung nandito pa siya. Kasi yun yung nakalagay sa baby book niya. Yun eh kung nandito pa siya. Doon naman sa Pilipinas, tinanong siya kung nagpa-flu vaccine si Ivan. Eh, hindi naman eh. Wala namang sinabing ganun. Ang huli niyang natanggap is yung polio vaccine. Nakadalawa pa nga siya eh. Last year yata, tsaka ngayon. So, sa research ko, ang sinasabi doon is, kaya, di ba, lalagnatin muna. After lagnat, doon daw lumalabas. Kaya, pangatlong araw afternoon lalabas yung rashes. Meron akong nabasa sa research na kaya daw nilalagnat kasi parang lumalaban yung immune system dun sa virus. Tapos kaya lumalabas si rashes, yun daw yung parang nagiging resulta nung nangyayari sa katawan nung pasyente o nung bata. Pero hindi rin kasi biro yung lalagnatin tapos may rashes. Okay? So may mga viruses pala yan na dahilan kung bakit din ganun. So yun, may mga nabasa ako na kung bakit nagkaka-rashes. So ito po yan. Yung una, yung tinatawag nating tigdas hangin. Ito, isa rin to sa inisip ko na baka tigdas hangin kahit si nanay ganoon. Pero iniisip din ni nanay baka bulutong kasi daw kumain muna siya ng munggo, pinakain nila ng munggo tapos yan na nangyari. So, yung tigdas hangin o tinatawag na rosola infantum, ayan, meron ng kodigo kasi talagang research ko dahil titingnan ko rin to. Ang dapat mong i-monitor dito, nagte 38.8 to 40.8 5 degrees Celsius. So, ayan. Eh, si Ivan, nag 37 siya. Hindi naman siya umabot masyado doon sa 38. Parang 37 something siya palagi. 36, ganyan. Tapos, yun nga. After 3 to 5 days, ayun, lalabas nga yun. Diba? Nag-fever, lalabas ngayon yung rashes. Tapos, ang mga sintomas niyan, walang gana kumain, nagtatae, ubo, sipon, tapos, yun na nga, after fever, lalabas ang rashes. So, pag lumabas daw yung rashes, ang una daw, ito muna, yung chest muna. And then, susunod yung tummy. And then, susunod yung likod, tapos yung paa. Yun yung sabi. Tapos, meron pang isang virus din, yung isa pa, yung tigdas daw talaga. So, dalawa pala yung klase ng tigdas. Ang tigdas hangin, isang tigdas. Okay? So, yung tigdas naman, namumula daw yung mata. Mumula ang mata. Yan. Isang sintoma. May ubo, sipon, lagnat. Tapos may makikita daw dito. Mga singaw. Yan, sa bibig. Tapos, yung rashes is mag-i-start daw dito. Dito. Sa noo. And then, katawan, pababa. Ito, yung isa pang virus din na indicator nung rashes na yun. Yun, parang ganun. Rubella or German measles. Ayan. So, kung ito naman, masakit ang ulo, so common, ito ang mahirap kasi sa rashes na indicator. And halos common yung mga symptoms. So ang rubella, masakit ang ulo, masakit ang lalamunan, may ubo, sipon, may kulani, sa liig. Ang rashes nagsisimula sa mukha, tawan, tapos yun na. Tapos yung isa pang virus din, ito nakakatakot din daw to, yung hand, foot, and mouth disease. Yan. Rashes sa kamay. Sa kamay, sa paa, pati sa loob ng bibig. Kaya ang sistema, nawawala ng gana na kumain. Tapos masakit nga lalamunan, matamlay, may lagnat. At saka nakakahawa daw talaga. So, nakakatakot din. Kasi parang droplets din siya. Tapos yun nga daw dito din. Yung parang talagang sa baboy talaga literal na nasakit nila. Yun. Ganun-ganun siya sa itsura niya sa tao pag nangyaring nagkaroon ka ng ganung virus. So, meron din palang mga ito,
Alam ko narinig niyo na 'to mga mamshi, yung Zika virus, chikungunya, tsaka dengue fever. Yan. Eh sa atin, ako talaga pagka hindi ako nagpapaabot ng 3 days na lagnat tapos hindi pa nakakapunta ng pedya kasi yun din kinakatakot ko, yung dengue fever. Dengue fever, yung dengue, yan. Which is ito, lahat pala 'to, ang similarities ng mga 'to dahil sa lamok. Ayan. So, sabi nga, halos parehas daw ang sintomas, ang pinagkaiba lang, masakit ang bahaging likod ng mata. So, dito siguro sa part na to. Yan, mas masakit katawan, kasukasuan, parang hinang-hina ka talaga, masakit ang ulo, tas rashes, tapos nga, magsusuka. Si Iban, ang nangyari sa kanya, may one time na pagsuka lang, pero mabilisan lang yun, na parang siguro nahirapan siya yung dito, masakit lalamunan yun. Tapos yung isa ko rin pinag-suspechahan is baka may allergy. Pero hindi naman siya nahirapang huminga eh. Hindi man daw siya nahirapang huminga, so hindi dinisregard ko na rin yun. So eto na, karagdagang kaalaman mga mamshi, na kapag merong kayong nakitang, yan nga, na parang after fever tapos rashes, unang-una, first 3 days, automatic na yan, bumisita na kayo sa pedya. Huwag nyo nang patagalin, magpedya na kayo. Tapos, bago pa yon, dumating yung araw na rin yon na pupunta kayo, mag-design na kayo pupunta ng pedya, dapat from the very beginning, monitor nyo dapat yung temperature niya. So, mahalaga talaga sa atin sa bahay yung thermometer at saka may paracetamol. Yan, laging mahalaga yan. Para pag may nagkasakit, nagkalagnat, antimano, may paracetamol ka na kagad maibibigay. Yun nga, pupunta na kay pedya para masabi sa pedya at makatulong din dun yung pag-monitor, may masasabi ka dun kay pedya na doc, nagganito siya, 36 ng ganito, tapos nung umaga ganito, tapos nung gabi ganito, ganun. Kasi ako din, nung nagka-UTI ako, yan din yung nangyari sa amin ni Dada, na talagang monitored niya ako ng temperature. At saka pala mga shout out pala sa iyo, Dada. Hi. Yun, sa kasalukuyan, ngayon ang oras dito ay malapit na mag alas 2 ng madaling araw. So, dyan, mag-aalas 6 na. Si Dada on and off din ang tulog niya, ang gising, kasi ang Iban, yun nga, naiirita siya ngayon. So, pagising-gising sila. So, sinasamahan ko sila ngayon. Ayun, no, mahalaga nga pag-monitor ng temperature. Tapos, painumin palagi ng tubig yung bata. Kailangan hydrated. Tapos, makakatulong yung Pedialyte pag uminom. Actually, hindi ah. Correction ah. Kaya ako nasabi yung Pedialyte kasi, yun nga, di ba, one time nagsuka si Iban. So, sabi ko kagad kay Dada, kahit naman dito pa siya, alam ko may vlog ako noon na nagsuka siya dito na Pedialyte din yung ano ko kagad eh. Kasi, yun talaga yun dahil nakakabalik ng ano yun eh, ng, yung parang nawalan ka ng ano, ng basta may something sa Pedialyte. Nawalan ka ng ano, ng nutrients. Parang part of yun na nutrients na wala. Kumain ng masabaw na pagkain. Ayan. So, di ba, kung wala silang gana kumain, dahil nga masakit ang lalamunan. Kung halimbawa ganun yung isa sa sintomas, no? At least kung liquid, sabaw, i-ganun mo lang. Madali nilang maano yun. Hindi masakit sa lalamunan. Di ba, rashes nga? So, makakatulong din daw yung calamine lotion. Ayan. Iyan yung parang generic name niya, pero merong recommended na brand. Hindi po ako sponsored dito, ha? Pero para lang makatulong sa inyo, ang pangalan ng brand is Calmoceptin. Ayan. Narinig ko rin to sa isang vlogger. Nag-vlog siya, mommy vlogger, na ito rin daw yung sinadya sa kanya nung kanyang hipag yata na nurse, ganyan. Yun nga, sabi naman ito ng isang doktora, kapag daw magaling na, or kahit kayo ngayon dyan na nanonood, ugaliin naghuhugas ng kamay, which is ako ngayon, dahil nasa corona, lagi na ako naghuhugas ng kamay talaga. As in, yung praning na ako na may hugas ng kamay. Yan yung mga do's natin, okay? Kung may nakalimutan ako, pagpasensyahan nyo na po ako, at kung meron akong maling nasabi na sigurado kayong tama yung sa inyo, pagpasensyahan nyo na rin po ako. Sinasabi ko lang dito yung na-research ko upon experiencing yung viral infection ni Iban na may kasamang rashes, okay? I-share ko lang sa inyo kasi praning agad ang mamshi na ganoon. Pero unang-una sa lahat pala yun, sa do's natin, dapat, yun din sinabi rin kay Dada nung doktor, wag daw masyadong mag-alala. Kasi nga, viral infection. So, talagang pinagdadaanan daw yan talaga ng bata, lalo na kung napapanahon talaga.
Pero kusa din naman daw yung nawawala. Basta mahalaga yung fever laging ano, antabayan namin yan. So, dito na tayo sa don'ts. So, huwag niyong gagawin. Sabi, pag may rashes, huwag damitan ng mas mainit dahil lalong lalala ang pakiramdam na init. Dahil sa rashes, di ba makate? So, parang bungang araw, ganyan. So, huwag talaga. May irita. Parang si Iman ngayon, irritable siya. Hindi kailangan ng antibiotic. Ito yung sinabi naman ni doktora kasi daw magtatae lang ang baby. Pero meron din ako isang doktorang napanood na pedya. Ang sabi naman niya, dun nga sa hand, foot, and mouth disease, hindi nga daw kailangan ng antibiotic. Pero kapag nagsugat na yung, halimbawa dito sa labas, nagsugat na, talagang as in, alam nyo na yun, yun pwede na daw silang mag-reseta ng something na pwedeng magpagaling dun sa ano. Kasi ano daw yun eh, secondary infection, parang ganyan. Infectious, parang ganun. Yun, na makakapag-complicate nung sakit. Okay? Kung toddler ang bata, huwag hayaang makihalubilo sa ibang bata kung hindi pa siya lubusang magaling para hindi makahawa. Ayun. Kasi eh, lalo na diba pag may bulutong tubig, pagpagaling eh, lalong mas malakas yung makahawa. Yun. Tapos yung isa rin pala na sabi ni doktora na pag umubo daw ang bata, parang turuan na natin yung mga bata na pag umubo, tuturuan na magtakip ng ilong, tapos pagkabahing nila, dapat maghugas na sila ng kamay. So, parang dapat pala talaga laging may hand sanitizer ang mga bata. Nowadays talaga, parang it is a must na talaga. So, dahil ang dami-daming nangyayari talaga sa ano, pati yung mga patches, 'di ba, nung nagkaroon na naman ng dengue outbreak, yung mga patches na uso yan, yung mga citronella na mga insect repellent, yan. Yan ang ano natin, mga ano, pati yung mga alam ko merong mga yung citronella din na halaman yata, yun, pwede rin yun, mga ganun. Lahat ng mga kapagpataboy ng mga insect kasi nga may tinatawag na Zika virus, chikungunya, at saka dengue fever, dengue. So, lahat yun dahil sa insect. At saka yun nga, huwag tayong, kailangan i-check natin yung sulok-sulok ng bahay na merong tubig. Yung na-stagnant water na pwedeng pamahayan ng mga insekto. Yung isa, since tinalakay natin yung una, yung mga nalaman ko dahil sa viral infection with rashes, tapos yung mga do's and don'ts na dapat at hindi dapat gawin kapag merong mga ganito as a parent. So, ako, sa part ko, mahirap kasi nandito ako. Alam nyo na yan, malayo. So, OFW mom, she's. Ang tulong ko na lang kay Dada, ako yung sa research. Tapos, pagka yan, nagpupuyat siya ngayon. So, pag mayroon siyang message sa akin, kailangan ura-urada, masagot ko siya. Katulad nung tinatanong niya ako kung kasi plan niya nga mag urine test kay Iban. Sabi ko, wag na muna kasi tinanong naman niya, tinatanong ko kung ano iniinda ng bata. Ang tinuturo talaga niya, tuhod, paa. So, makate, ibig sabihin, yun. Pero kung something sa tummy or below the tummy, ibig sabihin, nagtitrigger yung ano, yung pwedeng may UTI nga. Kasi ako, ganoon din ang nangyari sa akin noon. So, ngayon, monitoring kami. So, at ano pala, Dada, yun nga, na-shoutout na ba kita? Thank you sa'yo. Would like to take this chance na thank you kasi alam ko yung puyat mo ngayon dyan. Nurse ka. Kahit naman nung nandito ka pa eh, ganun din naman, diba, na inaalagaan mo si Iban or si Kuya. Pagka talaga kasing may mga sakit sa amin, siya talaga yung number one na aligaga. Hindi nga malamit. Hindi siya nagpapanik, pero siya yung talagang hindi mapakali. Ayan. Siya yung ganun. Siguro ano lang talaga kami na kailangan balance. Mayroong isang dapat medyo kalma tapos yung isang panic. Pero may mga time naman na siya nagkalma, ako naman na nagpapanic. Ganun. Yun. So, yun lang mga momshies. Thank you sa inyo. And again, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Hit the red button and the notification bell. And again, sana gumaling na si Iban. Pag-pray nyo kami. Pag-pray nyo po please si Iban na gumaling. And also, yun. Again, see you in my next vlog. Good night mga momshies. Bye! Sana nakatulong ako sa inyo.